Patay ang isang lalaki matapos saksakin ang sariling kapatid sa Dagete, Cebu. Depensa naman ang suspect. Self-defense ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa harap mismo ng kanilang bahay sa Dalaget, Cebu, humandusay at nasawi ang 39-anyos na si Renaldo Inopia matapos siyang pagsasaksaki nitong Biyernes ng gabi. Ang suspect sa krimen, ang 38-anyos niyang kapatid na si Renante. Ayon sa suspect, bigla na lang daw sumugod ang kanyang kuya sa kanilang bahay habang armado ng patalim. Bukas na ba't nimo? Sabi niya, ikaw Ray, papatayin kita. Di na kita maintindihan na kapatid ka, sabi niya. Sabi ko, huwag mo naman akong patayin. Magkadugo tayo. Magkapatid tayo. Ikaw ang uunahin kong patayin. Doon na niya ako inamba ang saksakin. Nagpambuno pa raw ang dalawa hanggang sa maagaw daw ni Renante ang patalim at masaksak ang kanyang kuya. Labis daw ang pagsisisi ng suspect. Hindi ko plinano napatayin ang aking kapatid. Magkakamag-anak kami. Humihingi ako sa kanya ng kapatawaran na nagawa ko yun sa kanya. Wala talaga akong planong patayin siya. Sa imbestigasyon naman ng mga pulis, lumalabas na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa humantong na ito sa pananaksak. In the middle ng kanilang heated argument, allegedly itong suspect kumuha ng kutsilyo at sinaksak niya yata itong kapatid niya. Parang itong namatay, parang allegedly na violent din. Parang siya, parang kwan ba, hot-headed ba, yung mainitin ang ulo. Nailibing na ang biktima kahapon. Nakakulong naman sa Dalaget Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.